Welcome to Kapyan Tony TV! Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Sa araw na pong ito ay may gagawin tayong isang wolf hunt. Kasi ayaw nang gumana itong wolf hunt na ito. Ito mga kaibigan, tingnan natin. Ayan po, yung wolf hunt na yan, ayaw na pong gumana. Ayan. So, ayan po yung saksakan niya, isaksak natin. Ayan. Tapos, ilagay natin sa number 1. O, ayan o. Talagang ayaw gumana. O. Pilain pa natin yung ano. Ayan. So, i-try natin yung swing. Ayan o. Nagsiswing naman. Pero ayaw gumana ng ang blade niya. Ayaw umikot. So may diferensya itong electric pan na ito. Kaya ibababa natin at gagawin natin. Ito na mga kaibigan, na ibaba ko na. Ito. Ngayon, ang unang gawin natin, i-check natin kung meron pang continuity. Gagamit tayo ng ito, multi-tester. Okay. Tuloy natin, gamitan natin ng cordless na hand drill. Gagawin ko dito, test ko muna itong cord, baka may something wrong dito sa kwan sa cord niya, kasi may dugtungan siya. O, ito dinugtungan ko kasi masyadong mataas yung pinagsabitan ko. Check ko lang. Ayun, may continuity mga kaibigan. Itong kulay brown. Kabila naman yung blue. Ayun, may continuity. So, okay itong cord. Okay. So, proceed tayo sa motor niya mismo. Okay na cord. Pwede ko na. Itong itsura niya mga kaibigan. Lit lang ang motor. Oh, ang higpit na oh. Mahigpit. Tatanggalin muna natin dito sa neck niya. Okay.
nakakalas na rin. Tingnan natin. Buksan natin ang motor. Ayan. Oh. Ayan. Para hindi na gagalawin ito, maglagay tayo ng bagong thermal fuse. Okay. I-check din natin mga kaibigan itong capacitor. Baka wala na rin capacitance ito. Hindi ko rin mabasa kung ilang microfarads ito. Oh. So, check lang natin. Putulin natin. Ito, tinanggal ko na. Ito mga kaibigan, check natin kung meron pa siyang capacitance. Oh, 1.17. No, 1.18. 1.2 microfarad lang pala ito mga kaibigan. So 1.18 kanina. So pwedeng-pwede mo pala ito. Balik din natin itong capacitor na ito. Ito yung thermal fuse na ilalagay natin mga kaibigan. Box type. So, testingin muna natin to kung may continuity siya. Lagay lang natin sa times 100. Titingnan na natin kung may continuity pa siya. Ayan. So, lagay natin. Ayan mga kaibigan, no? May continuity. So, oh, okay pa. Okay itong thermal fuse na ito. Lalagyan natin siya ng shrinkable tube. Buwasan natin ng konti itong shrinkable tube. Yan. So, lagay natin sa mga paa. Yan. Tapos, maglagay tayo ng wire. Ayan. Wow, may bisita. Ayan o. May bisita tayo. So, inangin natin ngayon ito mga kaibigan para mas makapit. Yan. O yun, inang na tayo. Okay. So tapos na mga kaibigan. Lalagyan uli natin ng shrinkable tube sa dugtungan. Bahatin na lang. Yun. Yun. So ito yung ilalagay nating thermal fuse nito kasi sunog na yung thermal fuse nito eh. Wala nang continuity. So ang gagawin natin ay balik tayo uli dito ito sa cover dito sa switch. So tingnan natin kung ito yung dalawang galing sa saksakan itong wire brown at saka blue. So yung pumunta sa switch ito pumunta sa switch kulay blue. Ayan.
Huwag na nating pakialaman yan. So itong pumunta sa yung isang kulay galing saksakan, itong brown, pumunta dito sa swing, motor ng swing. Ang kadugtong niya ito, black. Ito mga kaibigan, ang kadugtong niya is black. Papasok sa motor. Yan. So ito yung hanapin natin dito sa may motor. So kulay black. Yan. So ang kulay black dito sa motor is ito. Ang gawin natin dito, putulin natin to. Yun. So naputol na. Tapos ito, diyan natin ikokonekta itong ano, ginawa nating thermal fuse. So diyan natin ikokonekta dito sa pinutol natin. Ito dito sa pinutol natin yung isa, tapos yung isa papunta sa wire ng capacitor. Mamimili tayo dito mamaya kung saan. Okay. So, ganun ang gagawin natin. Tapos, ito mga kaibigan, itong isang ito, yung papasok sa motor, wala na yan. Puputulin na natin yan. Uy, ayaw pa maputol. Yan. So, gawin natin mga kaibigan, i-ano natin tong thermal fuse. Lagay natin dito sa mismong winding stator. Dito, pwede na dito. So, i-tatali lang natin ng ano, ito, cable tie. Dito siya mga kaibigan, oh. Nakatali siya dyan sa winding. Yan. Tapos pati itong mga wire niya, tali rin natin. Tapos itong isa, ito, lagyan natin ng shrinkable tube para mas maganda. Pinitan natin ng lighter. Importante talaga ang lighter. Ayan siya. So i-assemble na natin mga kaibigan. Nailagay na itong thermal fuse. I-assemble na natin. Okay. Bago natin i-assemble mga kaibigan, maglalagay muna tayo ng langis sa mga bushing niya. Ito.
Lagyan muna natin ng langis para maganda ang performance. Ayan. Ganun din dito sa mga shafting. Okay. So, mag-assemble na tayo. So, ilagay na natin mga kaibigan. Susunod, testing muna natin kung aandar ito. Ngayon, sabi ko kanina, yung black kanina pinutol natin, binagay dito sa common. Tapos, sa isang capacitor, pupunta yung kadugtong ng thermal fuse kanina. So dito, tingnan natin ha. Ayan. Dito sa capacitor. Tapos lagay na natin itong capacitor. Ayan. Ito. Temporary connection lang muna mga kaibigan. Kasi titingnan natin itong ikot. Ayan, paglayuin muna. Titingnan natin ang ikot nito kung clockwise. Kung clockwise, tama yung connection. Kung hindi clockwise, lilipat natin yung block sa isa. Yun. Palagyan natin ng ano. Tape. Ganyan natin ang tape para makita natin yung ikot. Ito siya. Tape na siya mga kaibigan. So, pag clockwise, ayan. Pag ganun, pag ganyan ang ikot niya. Pag ganyan, tama. Saksak na natin. Ito na. Sa outlet. Ha? Tapos hila. Ayak ko na lang kamay. Uy! Ayun. Ano lang ikot, baliktad. Baliktad mga kaibigan yung ikot. Tanggalin natin dito. Lipat natin sa kabila. Dito, lipat natin dito sa kabila. Saksak natin uli. Ayun. Oh, pag ganun na yung ikot, tama na mga kaibigan yung ano,
collection natin. Ayan. Pag-ganon na yung ikot. Clockwise na. So, okay na. Lalagyan na lang natin ng shrinkable tube para hindi mag-ground. Okay, so i-assemble na natin. Bago natin ibalik yung pan blade at saka mga cover niya, mga kaibigan, linisin ko muna. Ito mga kaibigan, nalinis ko na itong mga pan blade at saka itong pan blade cover. So mag-assemble na tayo. Babalik ko na. So nine natin ito ilagay. Okay. So tapos na mga kaibigan. Testing na lang natin. Bukan natin isaksak. Ito yung outlet. Okay. So ito, number one. Ayun o. So gumana na. Nawa po may natutunan po kayo doon sa ginawa ko, yung pagbabypass ng thermal fuse, pero may thermal fuse pa rin. At saka doon sa pamimili doon sa connection doon sa dalawang wire ng capacitor. So yun lang ang dapat nating tandaan pag ganun ang gagawin nyo. Madali lang mga kaibigan. So doon ako nagtatapos ang aking maikling video sa araw na ito. Nawa po ay huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe para sa mga susunod kong mga videos ay manotify ko kayo. Goodbye and God bless.